ko nga may sisegue. Okay, ang award-winning na theater actress, Miss Monique Wilson, magbabalik teatro, mga ka-freshness. Pagka, really? May pinsan bakla? Hindi, wala lang. Ikaw talaga? Hindi, ginaganin ko. Pagkatapos, mga ka-freshness, si Miss Leia Salonga na gumanap sa Cuts. Ngayon naman, ang isa pang award-winning na theater actress ang babalik ulit sa teatro. Kaya very happy lahat ang ating mga fans na mahilig sa teatro. Teatro ng teatro. Favorite teatro. Okay, ito na si Monique Wilson. Let's watch this. Nasa bansa ngayon ng London-based international stage actress na si Monique Wilson para sa stage play na My Name is Rachel Corey na gagawin sa Music Museum this September. Rachel Corey, isa siyang American girl. 23 years old lang siya nung namatay siya. Basically, very middle-class American girl siya, normal girl. Nagising siya sa mga nangyayari sa Palestine, you know, yung suffering at oppression ng mga tao doon. Matagal siya naglagi sa United Kingdom. Ano nga ba ang pinagkakabalahan doon ng aktres? Nagtuturo ako sa London. I had a master's degree course in acting. Siguro I'll still do it for a few years, na siguro babalik na rin ako. But syempre, once in a lifetime din yung opportunities doon to really direct international students, kasi yung mga students ko, mga master's degree, ano na sila, level. So, mga experienced actors yan from all over the world, from 45 different countries. Wala ba siyang balak na magturo din ng acting dito sa Pilipinas? Alam mo, yan ang dream ko talaga. Yan ang dream ko talaga na talagang ma-standardize natin sa Philippines yung training. Pero syempre, matagal na namin ginagawa to, 16 years. Karamihan sa mga professional actors, hindi pa nila kasanayan na mag-workshop or matuto talaga ng mga techniques. So hopefully, it will get to that point na marirealize rin nila na it's very important to really train para mabigyan naman natin ng dignity yung ating profession. Marami na nakakamiss kay Monique sa concert scene. Bakit stage play ang inuna niyang gawin? Alam mo, dapat magko-concert sana ako ngayon kasi it's my 30th anniversary in theater. Kasi I turned 40 na a few months ago. But I guess when I found out about this play, siguro sa loob-loob ko, I also love doing concerts, pero there's really a big part of me that loves theater more. Mga ka-freshness, ano ang masasabi niyo sa dream ni Monique Wilson na bigyan ng dignidad ang acting profession sa ating bansa? Congratulations, Miss Monique Wilson. Marami talaga ang nag-aabag ng inyong pagbabalik, lalo na dito sa Philippines. So, kinalimutan na natin na gustong bigyan ng dignidad ni Monique Wilson ang pagganap dito sa Pilipinas. Wala bang dignidad? Meron naman. Siguro gusto niyang i-enhance pa. Gusto pa niyang dagdagan, di ba? Kasi ito, wala ding takot sa mga ano to eh. Magaling siyang stage actress. Mga roles. Alam mo, yung laro sa baga, yes, yung kay Carlos Morales, hinawakan niya talaga yung ari. Magaling siya. Exacto, hinawakan. Ibig sabihin, hindi siya mapili Si Carlos Morales, big boy. Yung vagina monologue. Siya ba yun? At basta mapaghamon ang role, tinatanggap niya at nakakaya naman yun. Teka lang, bakit po nawala siya sa showbiz? Pinili lang pa niya, mas niya itablado talaga. London-based. At saka alam mo, nagtuturo siya ng mga kabataan para maging magaling na stage actors, di ba? Magaling. Kaya dahil dyan, alam nyo, maraming salamat kay Beda Naval, kay Loton Lado, ang magaling kong pintor, Edgar Medina, Eddie Badeo, salamat, and Mr. June Cono. Lagi kayo nanonood, maraming salamat. Magbabalik pa agad ang mas! Ha? Ang mas! Pinausog! At mas! Pinabongga! Juicy! Juicy! Next quiz, Mylene Dizon. Kahit iniintriga, matatag pa rin ang relasyon kay Ira Cruz. Ang mga komplikadong chika, sasampulan na, kaya tutukan. Stay juicy. Juicy would like to thank Placenta, Glutamax, Sundance, Nature's Organic, Zagu, BB's Stuffed Bread, Aquabest, Ever Bilena Cosmetics, and Mang Inasal. Welcome back, mga ka-freshness. Dito lang sa Juicy. Mag-showbiz fee tayo. Here we go. From Tita Swarding. Hello, Tita Swarding. Pinoy Parazi, Pok Wang. Sa isyung pagkakautang kay Christy Furman, ang kapal ng face niya, lahat ng paintings ko, bayad. Kapal talaga mo. Unang-una, si Swarding ang nagsulat. Ibig sabihin, hindi ko pinaniniwalaan dahil wala naman siyang kwento na kanya talaga. Nangongopya lang siya sa mga sinusulat namin. Pangalawa, ipipilit ko, wala akong utang kay Pokwang. Siya rin ipipilit niya, wala siyang utang. Sino nang utang sa amin dalawa? Multo.
Diba? Hindi matatapos ito eh. Teka, Tita Christy, ikaw nag-utang ka kay ano? Pokwang daw, sabi niya. Bong, kakala ko mayaman kayo, ha? Hindi! Hindi. Sabi niya, nag-utang kayo ng pera ngayon, ha? Bago ako makarating sa'yo, Pokey, ang dami ko munang pagdadaanan. Exactly. Nasa dulo ko na, ang dami-daming mas higit kong pwedeng lapitan at mas higit na magtitiwala at ibibigyan ako. Exactly. Just like that. Ang layo mo pa doon sa agwat na yon. Pero Tita Christy, alam ko very good friend ka sa mga friends mo, di ba? Pero walang paperwork ba? Hindi ka nag-fill out ng paperwork na o nag-utang ka na dito? Meron yun. Kaya lang, usaping pera kasi yan na nakakahiya talaga. Pero gusto ko siyang kausapin. Sabi ko nga, lapit naman ang gallery ko sa ABS-CBN. Yeah. Ano ba naman, tagal ko na palang may utang siya. Ba't di mo naman ako puntahan? Ba't di mo malang papunta yung PA mo para pasingil ako? So yung quote na to, di ba? Kasi bawal mag-quote na ganyan na kung hindi totoo. Kapal ng face niya. Eh, mas makapal ang mukha niya. Okay. Di ba? So, kakapalan lang pala ng mukha yan. Mas makapal ang mukha mo. Okay. Very nice. Mm-hmm. Gusto mo yung mga ganon? Gusto ko to. Mula sa Pinoy Parazi ulit. Mula kay Melchor Bautista, Marian Rivera, kabado sa ibubulgar ng ex-boyfriend niya. Kasi ex-boyfriend niya si Irving. Nasa ano na ngayon, sumali sa isang reality show. Oo, pero parang wala naman. Bakit siya matatakot? Kasi unang-una hinarang na ni Irving, eh, di ba? Kinausap na yung puno ng ano na wala na lang kwento o question about Marian and me. Wala na. And besides, pinatay na niya. And besides, hindi naman gentleman. Ilalabas. Yes. Hindi naman po ilalabas ng Kapuso Network yun dahil big star nila artista si Marian. Din nila. Pero ito yung sinasabi sabi namin ni Uma eh. Ano? May baho siya na nakatago. Diba? I'm sure may baho yan na nakatago. Skeletons. Mula kay Marian Rivera. Pero itinago lang nung Irwin. Irwin ba? Irwin. We have to wait before Irwin becomes La Ocean D para makita natin kung ibabato niya yung baho. Look, ang tao walang baho, patay na yan eh. Anghel na yan eh. Diba? So lahat tayo meron. Alright. Yeah, enough. We can talaga? Be nice. Totoo yeah. Yan, sinabi ni Uma, walang hindi nagtatago ng skeleton sa closet. That's right. Kaya po check lang namin kung may baho si Shana. Kaya po ako. It's Melanie Marquez. Okay, go, go, go. Okay, ito naman ang story ni Mylin Dizon. Very visible na siya dito sa TV5. Mm-hmm. At syempre, kahit iniintriga ang relationship niya with guitar player si Ira Cruz, medyo matatag pa rin yung pagsasama nila. So let's find out tungkol sa love life ni Mylin Dizon right here. Happiness ang makikita sa mukha ngayon ni Mylin Dizon. Lalo pat kung ang usapan ay nasesentro tungkol sa kanyang love, ang gitaristang si Ira Cruz. Basta ako, nagmamahala kami ni Ira ngayon, masaya kami. Yun lang muna, pwede ba one step at a time? Saan kaya ito hahantong? Ibig bang sabihin nito ay sa kasala na mauuwi ang kanilang relasyon? Ikaw nga masabi yung mga ganyang bagay, mahirap magsalitaan ng mga ganyan. Ano? Basta ngayon, masaya lang ako. Yun lang ang masasabi ko, ini-enjoy ko lang ito. And wait, tsaka getting to know each other nga kami ulit ngayon. After 5 years, alam mo, ang dami talagang nagbago. Hindi naman, akala ko dati na pag nagkabalikan kami, ano na, yung parang, ay, you know, yung katulad lang ng dati, to be continued lang. Hindi. Parang bago kami. Siyempre pa, hindi kumpleto ang love life ng aktres kung hindi mababanggit ang ama ng kanyang dalawang anak, si Paolo Paraiso. Paolo will always be a part of our lives. Siya ang kalahati ng mga anak ko. I mean, hindi siya mawawala. Magkaroon talaga, gustong pinupush ko lagi na magkaroon pa rin ng relationship yung anak ko with him. I'm not the one na yung tipong, you can only see your kids once a month, yung mga ganyan. Ano to eh, magulang to eh. Hindi mo pwedeng limitahin ang pagmamahala ng mga mag-ama. Sa dalawang lalaki sa buhay niya, ano ang pagkakaiba ni na Paolo at Ira sa isa't isa? Ay, completely different naman yan. Si Paolo, ama ng mga anak ko yun eh. Yung respeto ko kay Paolo bilang father of my kids, hindi yun maihahambing sa respeto na meron ako kay Ira as my partner and my lover. Mga ka-freshness, si Ira na nga kaya ang makakasama ni Mylin for life. Feeling ko, oo. Parang I feel like this relationship is talagang... Isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz si Mylin Dizon. Yes. Pero matapang. Hindi siya yung habang tinitingnan mo. Oo, alam mo, pag nakita mo siyang walang makeup talaga, as in wala, ni walang lipstick, naka-t-shirt na puti, saka maong pinakamaganda. Grabe. Pero yung kay Ira, ang dami ng babaeng ni Ira. Si Pamela Baranda, di ba? Meron pa before pa Pamela. So kung talaga man sila, di okay. Pero kausapin niyo muna si... Sino? Paolo Paraiso. Hindi, hinihiwalay naman niya. Bakit, Nanay? Nasak ka. Pero siyempre, kausapin niyo muna si Paolo Paraiso para yung lagay ng mga bagets, di ba, Nay? Oo, yung mga